Magandang buhay mga ka-erp. So welcome back sa aking YouTube channel. So nandito tayo ngayon sa Maddie's Bike Shop. Dito yan sa Malinta, Valenzuela City. Ayan. So magbabike check tayo dito ng mga ka-Mars. Ayan, biglang tayo nakaka-Mars eh, no? Magbabike check tayo dito ng Sunpid Mars. Napakaganda nito mga ka-erp. So bago ko simulan ang aking bike check, ako nga pala si Archery, gumagawa ng bike check videos, bike repair tips, unboxing at vlog ng kung ano-ano pa. Kaya ano pa ang hinihintay natin mga ka-erp? Simulan natin ang bike check nitong Sunpid Mars. So ayan mga ka-erp, ang ating iba bike check ang Sunpid Mars. So pag sinakya mo to, baka makarating ka ng Mars. Eh, joke lang kayo mga ka-erp. So syempre, sisimulan natin ang bike check sa kanyang frame. So ang kita nyo naman, ang ganda ng kulay ng ating frame. Glossy gray. At sya nga pala mga ka-erp, etong bike na to ay tumitimbang nga pala ng napakagaang 9.67 kilogram. So ang gaang nito mga ka-erp. Ayan, at syempre dito tayo sa kanyang frame. Size 48 centimeter ang kanyang seat tube. 51 ang kanyang top tube. Yung haba ng ating head tube is 130 millimeter. Kung hindi ako nagkakamali mga ka-erp, tapered na yan. No? Kita nyo naman. At syempre may logo dyan ng Sunpid. Ayan, no? Medyo glossy siya. Para siyang sticker na glossy. Sunpid dito. Mars dito sa may bandang ibabaw. At napaka minimalist ang design ng ating frame. Yun lang ang halos nakita ko. Tapos dito may nakitang Mars. Ayan, Mars! Medium C2 48 feet for 165 to 175 centimeter na tao. Siyempre, meron yan dalawang lagyanan ng battle cage. Pwedeng dito tubig at dito ay mga tools. So, bahala ka na kung anong ilalagay mo dyan. At ito, pa-cone ang shape ng ating down tube. A smooth welding. Ayan, napakakinis mga erp. Dito tingnan natin. Ah, dito mayroon siyang uod ng pagkakahinang. Medyo payatot. Ayan. Medyo payatot ang ating seat tube. At pagdating dito sa ating chainstay, pa-triangle ang korte niya. Dito, pa-triangle. Pagdating dito, pabilog na siya. At ang ating chainstay, ito, ganun pa rin halos karamihan ng mga bike naman, flat. Papunta rito, flat. So, mas malapad dito, pakitid na ron doon. Yan. So, kung dito pumasok yung kable ng mga erp, isa rito, at dalawa dito, ayan. So, kung dyan pumasok, tingnan natin kung saan lumabas. Siyempre, pag may pinasok ka, may ilalabas ka. Ayan, nandito sa may bandang ilalim, isang kable na lang. Ayan, tapos, ito na wire. Ayan, o. Oh. Ang ganda nito, mga ka-erp. Bakit dalawa lang? So, isa rito, yung kable. Ah, ito yung RD, mga ka-erp. Ito yung RD. Tapos, yung kable na nakikita niya dyan, mga ka-erp, ito yung FD. Ayan, FD. Asan yung preno sa likod? Ayun, dito lumabas mga ka-erp. Ayan. So, yung pumasok dito sa top tube din lumabas, dun sa preno sa likod. Ayun, ganda na ito mga ka-erp. Ayan. At syempre, dito tayo ngayon sa kanyang fork. Yung fork niya bladed. Ayan, glossy gray. By the way, highway. Alloy 6061 ang ating frame. At ganun din sa ating fork. Ayan, Mars, na may Mars dyan, oh. Sticker pa rin yan, or decals pa rin, oh, di ba? At syempre, dito nakalagay ang ating V-brake. V-brake ba tawag dito? Ayan, parang may sungay yung, ano, yung goma. Ay, wala siyang tatak, mga ka-erp, pero made of alloy yan. Ang liit lang niya, mga ka-erp, oh. Ganda, oh. At dito tayo ngayon sa kanyang hubs. Yung hubs niya, maliit lang din, mga erp. So, kadalasan naman sa road bike, ganun talaga siya. Ayan. Wala mo siyang tatak, mga ka-erp. Wala talaga. Made of alloy. Silvering to, malagay ko, mga erp. Kasi yung cup niya is alloy din. Ito, alloy to. Ayan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Uy, ang konti ng holes niya, mga ka-erp. 28 holes. Baka lang ating spoke, so 28 din yan. Double wall alloy na rim. Na may tatak na ano to. Hindi ko makita yung tatak niya mga ka-erp. Ngayon, no, tingnan nyo. Parang AIIB. Yung ba yun? Yan, no, di ba? Mga 30 millimeter ang lapad. Siyempre, meron yung mga guhit-guhit para dito sa ating brake pads na tawag dito. Yung rubber niya.
At yung gulong niya mga ka-Herb, CXT Scissor. Ayan, no? Siyempre, ang sukat niya ay nawawala. Nakita ko na yon. Ayun, 700 by 25C. So, ang liit nito mga ka-Herb. So, pag sinakyan mo talaga to, lilipad ka sa tuli na to. Oh, tingnan nyo, oh. Di ba? CXT Scissor, double wall alloy na rims, 30mm. Yan, may groove na rin yan. At siyempre, sa likod, yung hubs niya, ganun pa rin mga ka-Herb, walang tatak. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 28 holes. Baka lang spokes. Tapos, quick release. So, kung quick release yung harap, yan, quick release yung harap, quick release din yung likod. Ayan, nakalimutan natin mga ka-Herb, itong brake dito sa likod, ganun din, made of alloy. Wala rin siyang tatak, pero alloy na siya mga ka-Herb. Ayan o. Ganda nito. Ayan, ito para ano yata ito pag nagpapalit ka ng gulong. Ayan, para lumabas dito. Yun yung pagkakaalam ko dun mga ka-Herb. Iba kasi ang road bike. Ayan. At dito tayo ngayon mga ka-Herb sa kags. Ayan, yung kags niya, sugek. Ayun, nakita natin mga ka-Herb. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 speed. Ayan, ang liit ng kags niya mga ka-Herb. Talagang pwedeng kedi ka dito mga rera. Ayan, 11 to 28 cassette type ang linis ng kags niya mga ERP, oh. Di ba? At ang RD natin ay Shimano Claris. Ang ganda nito mga ka-ERP. Tapos yung ano niya, pulley plastic. Dito, pulley niya is plastic pa rin. Yung kadena niya, Sumsi Narrow. Sa chainring niya mga ERP, bakal, dalawa yan, 3450. Tapos, lima removable chainring. And crankset niya mga ERP is Pro Wheel Owls or Owns 170mm. Hollow Tech mga ka-ERP. Ayan o, labas pasok o. Ayan. At ang FD natin mga ka-ERP, Downpull Clamp Type Shimano Claris. Ayan. So, ito yung tinitingnan ko talaga dyan mga ka-ERP. Again, basta Shimano, hahanapin ko yung sticker na yan. O, di ba? O, sarap nito. At ito mga ka-ERP, yan, isa sa kakaibang lock ng seat post. Ito, yan yung dalawahan, nag-iipitan silang ganyan, iipitin niya itong seat post. Ayan o, so, bawal ito ipahiram, kasi hindi nabababa. Yan. At syempre, yung seat post natin, may payat talaga siya, mga ERP. Ayan. Mga ka-ERP, hindi ko masabi kung ano taba nito, pero... meron ako dito ng 27.2. Mas payat siya mga ka-ERP. Ito kasi ng hawak ko 27.2. Ayan, kung titingnan niyo mga ka-ERP. So, parang mas payat yata itong nakakabit sa sunpid na seat post. Ayan, paki-comment naman ako mga ka-ERP kung ano size nitong sunpid seat post na nakakabit dito sa sunpid Mars. Pero pagdating dito sa ating tornilyohan, double bolt na medyo naka-setback ng konti siya. Konti lang naman kung makikita nyo, naka-setback siya ng ganun. You know? At ang pedal natin made from plastic na may halong bakal. Tama, yun. Plastic na may halong bakal. Ball bearing type pa siya, mga ERP. Madali naman mag-ayos niyan. At ang upuan natin, uy! First time ko nakakita ng ganitong upuan, mga ka-ERP. Ayun, oh. Zeus ang tatak. Ang haba nito, mga ka-ERP, oh. Manipis ang foam, matigas. Tapos dito, may hiwa talaga, oh. Hiwang-hiwa, oh. So, dalo yan ang utot mo yan. So, pwede na rin dumalo yung ihi mo dyan. So, ang nipis niya mga ka-ERP, oh. Oh, di ba? Ang ganda. At dito tayo ngayon sa drop bar. Medyo aero ang ating drop bar. Konti lang naman. Ayan, oh. Made of alloy. 420mm. Ayan. Siyempre, ang ating stem ay sunpid pa rin, 90mm. Ang headset ay gawa ni Genie. Ayan, pag hiniimas ko ba ito, may lalabas na Genie. Ayan, Genie na bike. Tapos, slam yung ating dust cover. Dalawang 10mm at isang 5mm na spacer na made from alloy. Ayan. At siyempre, ang ating STI. Hindi yan iskwelahan, mga ERP. STI, Shimano Claris. Ang ganda nito mga ka-ERP. Internal cabling. Tingnan natin kung sa daan naman ng anong kable. Yung iba kasi sa drop bar. Ayun. Nasa ilalim ng bar tape.
Eto. Yung iba natin na check nandito mismo sa loob ng drop bar. Pero ito ay okay naman. Kasi nakatago siya sa bar tape. So napakalinis tingnan ng ating drop bar. Kasi internal cabling ng ating Shimano Claris. Ayan. So palagay ko wala na akong nakalimutan dito mga ka-erp. So sulyapan uli natin. Ang ganda nito. Promise. Thumbs up. So ayan mga ka-erp, ang ating bike check video ng Sunfeed Mars. Ayan, correction lang mga ka-erp. Carbon pala itong fork. Ayan, carbon lorry. So yung frame lang ang alloy 6061. Ayan, nagkakalaga nga pala to na 26,900 pesos. Dito yan sa Madis Bike Shop. Meron nga pala silang 500 pesos less dahil sa kanilang Christmas sale. Ayan. So meron din silang freebies, helmet, water bottle cage, saka bike light. Ayan. At tumatanggap din sila dito ng credit card, home credit, GCash. So ilalagay ko na lang sa description ang kanilang contact number, Facebook link at Google Map sa mga gustong sumadya at mag-purchase ng mga mountain bike at road bikes dito. So hanggang dito na lang. Huwag kalimutan pindutin ang subscribe button mga ka-erp. Road to 9,000 na tayo. Maraming salamat sa panonood. Kita kayo sa susunod na video. Paalam. Bye-bye.